Partner, mga kapatid, marahas sa naging inkwentro ng mga residente ng Barangay Corazon de Jesus sa San Juan at ang demolition team kanina. Erwin, pinaaalis kasi roon ang mga residente dahil pag-aari ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay at doon din itinatayo ang bagong city hall ng lungsod. Tinatayang na sa 150 pamilya ang nawala ng tirahan matapos ang demolisyon. Para sa latest aksyon San Juan, live doon si Gerard Garcia. Gerard! Erwin, Cheryl, pasado alas 4 kanina nang matapos ang unang araw ng demolisyon dito sa Barangay Corazon de Jesus dito nga sa San Juan. Pero bago pa mag-umpisa ang pag-iba sa mga bahay, isang oras din nabalot ang tensyon ang lugar. Nagliliparang mga bato at bote. At dumadagundong na pagsabog ng molotov at pillbox. Ito ang sumalubong sa mga pulis at demolition team nang tangkain nilang lumapit sa barikada ng mga residente ng Barangay Corazon de Jesus sa San Juan. Ang mga nagpupuyos na residente hindi mapigil sa pagdepensa sa kanilang lugar. Nangahas lumapit ang mga pulis gamit ang payloader truck at binomba ng tubig mula sa bombero ang mga palabang residente. Pero hindi ito umubra. Sa tindi ng pagpalag ng mga residente, napaatras ang mga pulis. Hindi rin pinalampas ng mga residente ang itinatayong bagong city hall ng San Juan. Pinagbabato, pati mga bagong salamin nito. Handang alas 11 ng umaga, muling pumorma ang mga parak at binomba ng tear gas ang kabilang kampo. Dito na tumiklop ang mga residente. 13 ang inaresto ng mga pulis, 33 naman ang sugatan, 11 sa kanila isinugod sa ospital. Gate ng mga residente, hindi makatao ang pagpapaalis sa kanila at ang pag-aresto ng mga pulis. Makibaka para sa pambansang demokrasya! Pulis mo tayo dito! Bagay na pinabulaanan ng lokal na pamahalaan. Wala namang may gusto magkaroon ng kaguluhan eh. They started it all, so mangingilang kami ng tulong to cordon the area. Dahil natuloy ang pagkalas sa mga bahay, walang nagawa ang mga residente kundi isalba ang kanilang mga gamit. Karamihan sa kanila, mahigit sa 5 dekada nang naninirahan doon, kaya masakit para sa kanila na mapaalis sa kanilang tinitirhan. Hindi po kami aalis dito. Kahit po kami anuhin pa ng mga kapulisan, hindi po kami aalis. Cheryl, sa ngayon nananatili pa rin sa kalsada ang mga apektadong residente. Inaalok sila ng relokasyon sa Montalban Rizal at financial aid na 10,000 pesos pero nanindigan sila. Hindi daw sila aalis dito sa lugar at hindi sila kukuha ng tulong mula sa gobyerno. Bukas naman ay magpapatuloy ang clearing operations dito sa lugar. Cheryl? Maraming salamat, Gerard Garcia, nagulat live mula sa San Juan.